Hi mga kagreeners! So dito na naman tayo sa ating pagpupunla para magkaroon tayo ng pichay in the sky. So magpupunla tayo ng pichay. So ito yung ating unang gagawin para magkaroon tayo ng pichay in the sky. Ayan, maghahanda tayo ng mga buto dahil ipupunla natin para sa darating na mga ilang araw ay magkaroon na tayo ng pichay in the sky. So, ganito lang yung ginagawa ko pag nagpupunla ako ng mga buto. So, ito yung tsura ng buto ng pichay. After 3 days, ayan. Uy, nandito pala sila. Nagsiksikan yung ating mga pechay. Hi mga kagreeners! Sa wakas, ang ating pechay ay tumubo na at panahon na para ilipatanim dito sa ating ginawa na mga peat bottles para sa self-watering system. By the way mga kagreeners, ang sakong ito yung mga nahakot natin na mga matatabang lupa. So, ito ang ating gagamitin para sa ating pechay in the sky. Ayan, at tinuturuan ko yung aking anak na magtanim. Iba talaga kapag sariling tanim ang kinakain. So, lalagyan muna natin ng lupa itong ating mga peat bottles. Kulang pa yan. So, yung anak ko yung tagalagay ng lupa at ako naman yung tagadiin sa kakpa natin tamna ng pichay. Ito na, nalagyan na natin ang ating mga peat bottles. So, ready to transplant ng ating pechay. Hinahayaan natin si Bayboy na matuto sa pagtatanim. So, kumuha ng kahoy si Bayboy para mapadali yung pagtusok. Dahil maging ganyan. Anando. Tapos, ayan, lagay. Nainayon ni mo. Hindi pa. Okay, dot na. Okay. Very good. So, ito na. Natamna na natin ang mga peat bottles. So, dahil noong nagtanim tayo ng litos, may natitira pa. So, dito sa mga pots, white pots na ito, ilalagay natin yung ating mga litos. So, dito na natin itatabi yung mga natapos natin ng mga pechay. Buti na lang ay walang pasok ngayon, kaya whole day kami dito magtatanim. So habang abala yung anak ko sa paglalagay ng mga lupa, so ako naman yung abala sa pag-transfer ng mga pichay natin. Dahil marami ang mga naipunla natin, kung kaya't marami din tayong mga pots na magagamit. So dito naman tayo sa litos.
So ayan, nagutom. Kung kaya't dito na rin kami kumain. Nakagutom kasi kapag nagtatanim mga ka-greeners. Gutom. Request ng anak ko yan, nakakain o mag-snack daw muna kami. Dahil nakagutom naman talaga ang pagtatanim mga ka-greeners, diba? Banding na rin namin ito mag-ina. Dahil gusto ko kasi hanggat kaya at may lakas pa akong turuan siya, ay gagawin ko na. Dahil balang araw, kapag siya naman ay magkakapamilya, ay baon o dala niya ang turo ko nang siya'y bata pa. Pagkatapos mag-snack, balik agad sa trabaho dahil madami pa tayong itatanim. Kahit masikip pa yung tiyan ko, kinakailangan bumalik kasi madami nang nalagyan na lupa yung aking anak. Kahit na medyo masikip pa yung aking tiyan, wala tayong magagawa dahil lang. Mabilis magtrabaho si B-Boy. Kaya kailangan din nating mabilis yung ating pagtatanim o paglipat tanim. Sana, mga ka-greeners ay patuloy lang silang tutubo at sana ay lumago sila para naman mapaganda natin yung ating munting garden. So ito yung ating lettuce na Green Rapids. Itong variety ng nauna nating itinanim ay ang Green Span. So itong ating Green Rapids ay dito natin ilalagay sa mga pit bottles din natin na ganito yung paghiwa. Dahil gaya ng sinabi ko sa inyo na ihilira natin doon sa may upuan. So sila yon, ito yon. Buti na lang wala kaming pasok tapos mataas yung oras namin sa paglipat-tanim ng mga tumubo na mga buto natin. Kasi kapag sa ibang araw pa natin ito itatanim, mas lalong tataas itong mga ka-greeners. Kung kaya't mas mainam na matanim na natin ito o malipat-tanim na natin ito. So, yung lettuce natin ay dalawang variety, yung Green Span saka Green Rapids. So, patitikman na natin sila. So, bale yung lettuce ay ma-harvest siya from times planting, bale 30 days. So, bale yung lettuce ay 30 days lang. So, matitikman na natin yung ating Green Rapids at saka Green Span. Naubos na daw yung aming lupa. Kaya kailangan na pa namin maghakot. So mag-aantay tayo ng bali 1 week bago natin sila ilalagay doon sa ating munting garden. So dito muna sila ihilera. At ito yung mga una nating naitanim ng mga lettuce. Ito ay pak choy. Kasama din natin itong ilipat tanim. Dahil masarap din ang pak choy. This is your radish. Dalawa lang yung tumubo sa mga naipunla natin. Continue na tayo sa ating litos.
So ayan mga ka-greeners, at natapos na din natin malipatanim yung ating pichay at marami pang natitira. Yung iba nating mga pichay ay itatanim natin sa ating coco shells. Dahil natapos na din natin yung ating ginagawa ngayon, so atin muna silang didilikan. So bale, ito yung mga naitanim natin ngayon mga ka-greeners. Yung pichay natin. Dito banda. Yung lettuce natin. Ayan. At saka yung previous na lettuce natin. Ayan. So malapit na yan, ma-i-transfer natin sa ating munting garden sapagkat nauna yung itinanim natin. At itong mga bago nating mga nalipat-tanim ngayon ay mag-aantay pa tayo ng isang linggo. So ayan, yung itsura ng ating balcon. So nakahilera yung ating mga pechay. Ayan. Ito, meron pa. Yung lettuce natin. So didiligan natin mga ka-greeners yung ating bagong nailipat-tanim. Sana mga ka-greeners ay mabubuhay talaga ito. Dahil hindi naman lahat ng nailipat-tanim natin ay mabubuhay lahat. Kaya dasal at sipagtiyaga yung kailangan natin sa pagpalago ng ating munting garden. Sa kadahilanan na marami pang natitirang pichay, kaya itatanim na natin dito sa ating mga coco shells planter. Pero nilagyan ko muna ng mga lupa bawat isa para madali na lang natin sila maitanim. Kahit madilim ay hito pa rin tayo, patuloy na nagtatanim.